Okay, magandang araw mga bossing. Mag-unbox tayo ngayon ng pang-ahit o yung shaver na binili ko sa Lazada. Nagkakahalaga siya ng 710 pesos. Galing siya ng Danyuan, China. Ayan, buksan na natin. Ayan, mga bossing, ganun mo. Kemei Rechargeable Shaver. Kemei Shaver. KMQ788. Ang charging time niya ay 8 hours. Sinasaksak siya sa kuryente na 220 volts. Meron siyang trimmer. Meron siyang exact shaver at upscale gift packaging. Maayos na upscale gift packaging. Ayan, buksan na natin. Ayan. Ito yung kanyang packaging. Kita niyo naman, maganda. Pwedeng pang regalo. Ayan. Ito yung kanyang charging cord. Ito naman yung kanyang pinakang shaver. Ayun, meron siyang manual dito sa ilalim. Ito yung shaving foil niya na ipapalit mo siya dito. Ayan, pagka nasira na siya, ito yung ipapalit mo, yung replacement niya. Meron din siyang brush. Meron ito yung pinakang blade niya sa loob. Sa loob nito, pag binuksan mo siya, ayan, pag binuksan mo siya, may makikita kayong blade sa loob. Napapalitan din yan. Ngayon, ito yung pagka binuksan mo siya, ito yung pang trimmer niya. Isa mga mahahaba. Ayan. Pang trimmer niya. Tapos, ito yung power niya. Makikita nyo, may off. Pagka ginanon mo siya, ayan, may, ayan. Narinig niya mga boss, umandar siya. Ayan. Tapos, dito siya isinasaksak. Ayan. Yung charging port niya. Maganda yung ano niya. Naka-emboss yung ganyan tatak. Ito yung umiilaw. Siguro yung indicator niya pagka fully charged na siya. Ayan. Testingin na natin mga boss. Ayan boss, sumarap ako sa salamin para makita ko kung okay siya. Ayan, testingin na natin. Ayan, maganda siya mga bossing kasi hindi siya kagaya ng blade na pang-ahit na pag nagmamadali ka, baka masugatan ka. Eh ito, andarin mo lang siya. Idikit mo lang siya sa gusto mong ahitin. Ayan, kita niyo mga boss, maaahit siya. Ayan, kahit may nunal ka, hindi tatamaan yung nunal mo. Hindi siya masusugatan. Ayan boss, dikit na dikit siya. Pero walang sugat, hindi rin siya mahapdi sa balat, hindi rin siya mainit. Ayan, tingnan lang natin siya kung tatagal siya mga boss. Ayan, kita niyo naman. Ayan, kita niyo naman boss kung ano yung resulta ng pagkakaahit.